So mag-start na po tayo magluto ng pansit. Maglalagay po tayo ng mantika. Papakita ko sa inyo kung paano. Wait. Adjust natin yung video. Po, mainit na po yung ating lutuan. So maglalagay tayo ng konting mantika. And then i-stir fry po natin yung ating mga vegetables. Umpisahan natin sa cabbage. So mga 2 cups po itong sukat natin. So depende sa atin kung gaano karaming vegetables ang gusto natin para sa ating pansit bihon or gisado. So may tubig, tumatalsik ko talaga. Ayan. Konti luto lang dyan. Supay lang natin. So, apoy po natin dito ay malakas. Ayan. Okay na po yung ating cabbage. Matanggalin na natin. Ayan. Dahan-dahan po sa ating pagluluto. Katulad ko po. Ayan. Napaso tayo. Natalsikan tayo ng mantika. Pagka may tubig, natalsikan ng tubig yung ating piniprito, ayan, ang mangyayari. Pero nung isang buwan pa po, nangyari ang paso natin. So maglalagay tayo ng konting mantika ulit. Malakas yung apoy natin. And then yung ating carrots na hiniwa ko na po ng maninipis na ganito, pahaba. Malaking carrot po ito. Pero nasa sa atin, mas maganda po, mas maraming vegetables. Yan. Stir fry. Mas gumalabas po yung tamis ng vegetables pagka ganito siya niluluto. Konting mantika lang, okay na. Okay na po ito. Kailangan half cup lang yung pagluto natin sa ating mga vegetables. Ngayon naman po, lulutuin natin or higisa po natin yung ating bawang at sibuyas at maglalagay tayo ng 2 tablespoons of cooking oil. Kailangan mahinang-mahina po yung apoy natin para hindi po masusunog yung ating garlic. Ina-light brown po natin yung ating bawang at pipiga-pigain po natin ng ganito para po mas tumabas po talaga yung lasa niya. Okay na po yung ating bawang at ang bawang po natin ay 4 na piraso. Ang nilagay po natin dito. Ngayon naman po, ilalagay natin yung ating onions na 1 big size of onion. Yan. Huwag nating tipirin sa bawang at sibuyas yung ating mga niluluto para talagang malasang malasa. So, okay na po yung ating sibuyas. Gisang-gisa na po. Tatanggalin na natin dito. Dahil lulutuin po natin yung mga meat na gagamitin natin para sa ating pansit bihon. So, ang gagamitin po natin dito ay yung ating kikyang at chicken liver. So, tatanggalin natin ito kasi pipiritusin po natin yung ating chicken liver para matanggal po yung mga dugo-dugo o yung lansa. So, maglalagay ulit tayo ng cooking oil para sa ating kikyang na nating piritusin yung ating kikyang. Ayan. Isang plastic po ito or 250 grams. Masarap po ang pansit bihon pagka may kikyam. So, pipiritusin natin ito. So, ito po yung paraan ng aking pagluto ng bihon. Gusto ko hiwa-hiwalay. Pagka luto na, ay doon natin i-combine lahat ng ating mga naluto. So, okay na po yung ating kikyam. Isusunod natin yung ating chicken liver. So, mahina po dito muna yung apoy dahil pipitusin natin itong chicken liver at medyo tatalsik po ito. So, kailangan lumayo-layo tayo ng konti at mahina muna yung apoy. Ang sukat po ng ating chicken liver ay 400 grams. Ito po yan. Masarap po ang pansit bihon pagka meron tayong atay na nilagay. Ako po, isang paborito ko po itong atay. Kaya maraming atay sa bihon ay masarap talaga. At pwede na nating lakasan yung apoy natin dito. Balik ka rin na po natin. Kailangan medyo malayo po tayo. Dahil medyo tumatalsik po itong ating chicken liver.
Okay na po yung ating liver. Maglalagay na po tayo ng pepper. So, nasa sa atin kung gaano karaming pepper. Ihalo na rin po natin yung ating sibuyas at bawang. Yan. So, paghahalo-haloin po natin ang mga ito. Ngayon naman po, ilalagay natin yung ating soy sauce. 2 tablespoons po ito. Then, yung ating oyster sauce na 2 tablespoons din. Paghalo-haloin po natin. Pagkakumulo na po itong mga to, maglalagay po tayo ng water. Kumukulo na po, ilalagay na po natin yung ating water. Ang nilagay po nating tubig dito ay 2.5 cups. So, pakukulaan po natin ito bago natin ilagay yung ating pancit bihon. Ito po yung ating gagamiting bihon. Ayan, cornstarch sticks at ready in 5 minutes or less than 5 minutes. At ang sukat po nito ay 227 grams. Okay na po ito. Ngayon, maglalagay po tayo ng onion leeks. So, pwede nating iluto ito habang nung kaninang niluluto natin yung ating mga vegetables. At medyo nakalimot ako, kaya ngayon natin isya lalagay. So, konting luto, pwede na natin isabay yung ating bihon dito. Nakakadagdag ng sarap yung onion leeks. So, ito na po yung ating bihon. Kumuha ako ng fork para talagang balubog natin yung ating bihon. Pagka medyo malambot na po, babalik na rin natin para sa kabilang side. Okay na po yung ating bihon. So, pwede na natin paghahalo-haloin. Dito, pwede na natin hinaan yung ating apoy para hindi mo ma-overcook yung ating bihon. Dito po, niluto ko yung ating bihon ng 7 to 8 minutes. Tikman natin kung okay na yung lambot. Pwede na rin natin ilagay yung ating mga ibang ingredients. Ito po yung ating kikiam. Yung ating pong cabbage and carrots. So, nag-iwan po ako ng konting vegetables para pang-toppings natin mamaya. Yung mimix natin. Luto na po ang ating pansit. Lagay na natin yung ibang toppings. Yung ating kikiam. Siyempre, yung ating atay. Ayan. Kaya masarap ang ating bihon dahil dito sa atay. Naging malasang-malasa siya. So, pwede tayong magbihon kahit wala tayong karne na baboy or chicken. So, ito po na po ang ating pansit bihon. At lastly po, yung ating onion leeks or spring onion. Again po, maraming maraming salamat sa panonood nyo. At kung nagusto nyo po itong recipe na to, try nyo po. Sigurado kong mag-i-enjoy po tayo kasama ang ating family. So, ingat po ang bawat isa at lagi po tayong manalangin. Lalong-lalo na po sa mga panahon na to. So, ingat po at hanggang sa ulitin. God bless!